Alright. So, kamusta kayo mga ka-Team Scriber? So, sa previous video natin, may nagtanong about sa pipe nitong NMAX na telemagenta na nirap namin. Ang nagmamayari nga pala nito si Madam Scarlett, ah. So, hindi sa akin to. So, yung pipe niya is cha. Papakita ko sa inyo mamaya. Sa mga interesado, ang price ata nito is 5,300. So, ibabanat natin mamaya sa medyo hindi ganun katao na lugar para makita nyo. So, itatry natin kung ano ba yung dumagdag sa performance, kung ano yung pinagkaiba sa stock na pipe. So, hinaan ko lang muna yung pagbiga dito. Baka maagrabyado pa tayo. So, pero kumpleto naman tayo mga ka-Team Scriber. Eh kasi ngayon nag-stroll-stroll ako dito. Kasi kakarap lang ng NMAX niya. So, ine-expose ko muna saglit sa init para makita kung merong mga problema. Yung mga pullbox ba. So, pag wala, edi okay na. Pwede na nating i-relax sa shop to. So, tamang piga lang muna. Ang yung motor ko naman pala mga ka-Team Scriber na sa kay Ma'am Scarlett din. So, eto is motor niya. Kasi pinarap niya to eh. Slowly. So, itatry natin tong pipe. Tignan natin kung may pagkakaiba sa performance. Yung sa akin kasi stock, tama lang yung performance niya. So, open na yung desk. So, medyo attractive sa mata tong NMAX niya mga ka-Team Scriber. Kasi kakaiba eh, diba? Naka-telemagenta na harap. So, okay na to. Okay na. So, tara! Sobrang init. Wala pa naman akong jacket. Mangingitim-ngitim na ulit ako. Shit! Oh. Slowly lang muna. Kasi di pa naman sa atin to. Pero, itatry natin tong bombahin. So, pinalam ko naman muna to sa may-ari mga ka-Team Scriber bago ko ibobomba to. So, tara. Try natin yung sa straight na daanan. Alright. So, pwede na akong pumiga siguro dito. Wait lang. Doon tayo sa mas magandang spalto kasi dyan, merong curve dyan eh. So, medyo hindi natin matatry masyado. Mas okay to, tama lang yung pagkaka-expose niya sa init. Then, relax muna sa shop. Then, after ilang days, okay na to. Ready to go na. So, eto yung sinabi ko, meron pang curve dito. So, hindi natin matatry masyado. Pero mga ka-Team Scriber, sobrang ganda ng tunog niya. Gusto ko rin sanang bumili nito. Kaso lang, medyo hindi ganun ka-okay sa city namin. So, baka delikado. Pero sa kanya, medyo okay lang naman nata to. Alright, so naka-record pa ba? Check nga. Oh yes. So, dun tayo magta-try mga ka-Team Scriber. Merong straight na daanan dyan. So, malapit na tayo mga ka-Team Scriber. Siguro dito pwede rin. Or doon. Doon na lang. Kasi isang init na lang. Total iitim na rin naman ako eh, diba? Tara, tara, tara. So, sobrang salamat pala sa nagmamayari dito kasi pinayagan tayo. Para iiba din naman ng konti yung content natin, diba? Pero NMAX pa rin. Tara! Saglit lang to mga ka-Team Scriber. Try nating bumbahin. Pero nanotice ko lang, yung arangkada niya, okay na. Pero di lang ako sure kung naka-stock flyball pa to. Kasi mas maganda pag ititimpla yung flyball nito eh. Diba? So,
So, yung flyball na combination ay gagawa natin ng video sa NMAX ko yan para malaman nyo kung ano yung flyball na para sa inyo, para matry nyo, para hindi kayo malito at makuha nyo yung performance na gusto nyo talaga sa NMAX nyo. At nakadepende rin naman kasi yan mga Katim Scribers sa bigat natin. So, yun lang yung unang tip. So, nakita nyo, mukhang mahina yung takbo ng motor kasi ito yung sinasabi ko sa hypersmooth ng GoPro. Meron siyang pag naka version 2 na tulad nito, medyo mukhang mahina yung takbo nyo. So susubukan natin dito. So hopefully medyo straight kung yung daanan. Paunahin muna natin yung mga sasakyan na yan. So eto na, magkakaalaman na sa performance ng motor ni Ma'am Scarlett na naka power pipe. Okay. So yan, paunahin lang natin tong track na to. Then good to go na tayo. Sige. Pwede na siguro dito mga ka-team scriber, ano? Tara. Dito. Okay siya mga ka-team scriber, ganda ng tunog, walang singaw, at saka yung performance niya, okay yung hatak, saka yung top niya naman, nakita nyo, yung pinaka nakuha niya is 121, so okay na, kasi yung normal na top speed ng NMAX mga ka-team scriber pag stock is 112 hanggang 123 to 25, depende sa klase ng daanan na dinadaanan yung mga ka-team scriber. Pero usually yung NMAX na sa kalagitnaan 117 to 118, yan yung top speed ng NMAX ko, 117 to 118. Tapos pag medyo malayo yung straight na daanan is kinakaya niyang 122, ganun. So yan lang yung performance ng NMAX. So masasabi ko sa dito performance wise di ganun ka kalaki yung pinagkaiba sa stock na NMAX natin. Then, sa forma naman, syempre mas maporma to. Sa tunog, mas maganda to. So, yun. Nakadepende. Pero pag 5.3 mga Cadmus Clever, worth it naman, di ba? Kasi, okay yung sound niya eh. Tignan nyo. Di ba? So, pwede ko nang ipaparelax sa shop itong motor. Kasi, napainitan natin ng tama. At tayo iitim na rin. Woo! Alright. Sobrang init po ta. Pero pag gusto mong bumomba, okay to. Kasi merong sound effect eh, diba? Biglang liko.
So dandaan na tayo dito kasi medyo maingay. Baka huli tayo pero di kulong. Shit. Init. Pero ang hindi ko lang nagustuhan sa setup na to mga ka-Teamscriber is yung side mirror. So mukhang di siya ganun ka-effective para sa akin ha. Pero nakadepende na naman yan sa mga gumagamit. Alright, clear na tayo dito. Natin yung rap kung merong naging full box. Pag wala, edi okay na.